Hello everyone, it's Christy today. And yeah, maulan pa everyone. Kahapon everyone, wala lang. Naging busy ako sa aking creations dahil every time I need a new creations, talagang mapag-isipan talaga yan. And kukuha ako kahapon ng pancake dahil while I'm working, may creations, gusto ko na pangpago na ako meron makakain na pancake or medyo makamiss. So, and yeah, pancake. So, pag-usapan natin while this morning, before I start. And then also, kahapon nag-bounce din ako para may iba naman yung aura at sura ko, no? Dahil parang nabola ako sa itsura ko. So, parang mag-iba naman. So, nag-bounce ako everyone. I cut it by myself. I'm going to cut my hair everyone. I'm not going to, hindi ako nakukutan ng salon. Ako lang talaga nakukutupo sa buhok ko. So, ganyan ako. Talaga. I'm a personal beautician myself. So, ito na talaga everyone. Pag-usapan natin itong mga bagay-bagay ng mga kapwa natin kababayan sa ibang bansa. Nandito ko sa Japan. Ano ba naman talaga nila sa Japan? Marami talaga everywhere in the world ng mga kapwa tayong kababayan at maraming mga Pilipino anywhere everywhere in this world, no? But ito na talaga ang natutunan ko sa buhay. Ayun ko naman lahat, hindi lahat. Dahil meron naman ako mga kaibigan na mabubuti sa akin at talaga nangilang dito sa buhay ko. No, hindi naman lahat. I want to say maraming kaibigan tayo na mamimit sa labas na talagang insan talaga. Talagang universal respect. Talaga na ganoon pala sila. Kasi nung kasi everyone, ang inaakala ko kasi na yung mga kapwa ko kababayan sila yung mga kakampi ko, sila yung mga makagro sa akin, sila yung baramay ko. But not all. Not all talaga. In 110% na mangit mo dito sa ibang bansa, you are lucky na mayroong isa dyan na totoo sa'yo. No? Dahil talagang isa o dalawa dyan ang totoo, maging totoo sa'yo, maging kaibigan. Kaya mahirap maghanap ng Pilipina na maging Pilipino na maging kaibigan o kapwa ko kababayan na talagang totoo sa'yo. Para lang yung pagkain. Kung alam ko na yung pagkain na yan, ay parisatid ko naman kakainin. Kung alam mo ang pagkain na yan, ay parisatid ko naman kakainin. Siyempre, hindi ko kakainin, diba? Iba kasi yung tao kasi, hindi mo makikita na panis pala kung ano man na to. At dahil, fresh na fresh habang kinakaibigan ka, no? Talagang, okay, hindi mo makikita na ganun pala siya, hindi tira pala siya, chismosa pala siya. And the worst one, everyone talaga na na-experience ko lang talaga dito sa mga Pilipina na encounter ko. Actually naman talaga everyone, nabiba talaga kung bakit sila naging ganun yung ingit, yung competitive na ugali, no? Ako kasi everyone, honestly, God knows in my heart, siguro rin si Kapayan, siguro ako siniswerte. Dahil ako kasi nakuntinto ako kung ano lang meron ako. Nakuntinto rin ako sa mga taong meron akong gratitude, no? Dahil I do really appreciate at matanaw ako ng kutang na loob. Kahit man akunting bagay na binibigyan ako ng importansya at kaya sa isang tao, talagang napapasalamat ako. No? Napapasalamat ako sa isang sa mga taong nakatulong sa akin. Meron kasi akong ganyan. Sa mga taong nagbigay sa akin ng tuwa, smile sa face ko, talagang ina-appreciate ko yun. Ganyan ako everyone. Ang mga kapwa na kababayan dito sa ibang bansa, lalo sa mga hindi pinagpala, naiingit talaga sila sa mga pinagpala, no? Like me, ako. Ako naman talaga everyone, natutulong naman talaga. As the other Filipina, hindi naman talaga mapipisa lahat ng tao na gusto nyo tayo, no? Diba? Alam natin yan. But ang importante lang talaga na kahit anumang kapangit ang mga sinasabi nila laban sa akin, I'm standing here, I'm standing beautiful, and habang tumatagal, nagkaroon ako ng brands, no? Habang tumatagal, naging okay sa akin ang lahat. Dahil ako nagkukunin yung mga anak ko malalaki, dahil talaga na lang ako, parang feel ko na ako ang nakita mula na panganay, na nasi-settle down. So, and that's important. And then, kung makikita ko ang mga haters ko, and then, kung makikita ko yung mga haters ko, mga kawawa, kulang sa attention, kulang sa pagmamahal, kulang sa pera yung iba, no? Kaya ako, I'm abundant. I'm full of support, I'm full of love. No? Kaya nga, sa mga lahat ng umatake sa akin ng mga kapwa ko kababayan dito sa ibang bansa, unfortunately, I'm very sad talaga sa mga nangyari na ganun. But you know, yun ang sabi ng mga mentors ko dito, no? Talaga na, sila daddy, sila papatamor, sila talagang huwag mong patulan. Dahil you are happy, you are okay. At ikaw lang ang, kung papatulan yan, ikaw lang maging bad. Hayaan mo sila, let them na magsasabi ng mga hikapangitan laban sa'yo, pero wala din mga naniniwala sa mga yan. Dahil, nakikita rin naman ng mga tao kung ano at sino ka. Wala, I'm very proud of myself, everyone, dahil I'm honestly speaking here, na talagang, I'm a talented, I'm a dream maker, no? Parang, dami kong talent sa buhay, na kahit nandito lang ako sa loob ng bahay ko, kumikita ako ng pera, nangyay ko kailangan lumabas, no? Meron din akong suporta sa mga lalaki ko, no? And then, ito lang talaga nakakaloka, no? Dahil, I have one Filipina somewhere in Tamiari, talk to me, and then sabi niya, alam mo, noon gusto kang kaibigan, kasi sabi ng iba na bad influence ka daw, ano daw, sabi niya, isip ko naman, saan ko ba na naging bad influence, dahil, meron ba akong tinuturo dito sa mga kapwa ko kababayan, dahil na mga lalaki kayo, at manghot ko tayo ng mga lalaki ninyo, at sirain ninyo buhay ninyo, at magsugar kayo, at mga lalaki kayo, at magiging sugar mommy kayo, ha? Meron ba akong tinuturo sa inyo, na ganun? Wala akong tinuturo sa inyo, dahil, ang pinakailangan ko lang yung happiness ng buhay ko, at isa pa, lagi ko sinasabi dito sa social media, huwag niyong tularan ang nakikita niyo sa akin, na publicly ko pinag-expose si daddy, dahil iba ang storya ng buhay natin, iba ang ganda natin, at iba ang utak natin, no? At iba tayo, no? Iba ang guts natin at iba ang tapang natin. Kaya sabi ko sa inyo, dahil lagi ko dito sinasabi, huwag nung gayahin, dahil iba ang istorya ko at iba ang istorya ninyo, no? At hindi ako nanloloko ng lalaki to provide myself, at hindi ako nanloloko ng lalaki para lang sa, like, sa mga ginagawa ng mga haters ko, magloloko sila ng mga hapon, tapos idadatong nila sa mga batang lalaki. O sino ang mga bad influence sa akin, kayo o ako? Marami sa inyo ang mahilig magduba sa mga hapon sa mga asawa ninyo, tapos idadatong ninyo sa mga mas batang lalaki. At marami din sa inyo, ha? Marami din sa inyo, mga scammer, mahilig mangutang, hindi magbabayad, ha? Mga bagnaom, ha? Ako hindi ako ganun, dai, no? At marami din sa inyo, no? Ang aagaw. Kung nakikita nila na yung lalaki nila, lalaki na kaibigan nila ay gwapo at matatong at prisko, talagang marami sa inyo, dai. Marami sa hitas ko dito na mga aagaw na ibang lalaki, sobrang landi, sobrang kati, no? Wala lang. Gusto lang nila sirain yung magandang relasyon, gusto lang nila agawin. Maraming mga ganyan sa mga haters ko. Ako never, dai. Never ako ng aagaw, dai. At never din ako ng luloko, dai. At never din ako, dai, na nagaganso sa mga asawa kong hapon at idadatong ko sa mga ibang lalaki dito, no? Mga lalaki dito. Marami sa inyo dito, dai, ang ginagawa niyo, dai. Ha? Kaya wag talaga, wag niyo talaga baliktarin ang mga kwento ninyo sa buhay ninyo at buhay ko rin, buhay ko iba. I'm happy na dito lang talaga ako, nagko-cooking, nagbibake, nananahi, ano? And then pumunta ko ng Kamiari, pag grocery ako papatamos at inip ko mga anak ko, no? And then I'm checking to daddy, ha? Tawag-tawagan ko si daddy in a whole day, no? So, yan lang talaga, kaya kayo wag niyo baliktarin. Kaya ito lang talaga everyone, mag-ingat sa magiging kaibigan, dahil kung mas masaya ka ang mga kapatid ko babayan na ikitira, ayaw nila.